Magandang araw sa inyo mga bata. Samahan ninyo muli kami sa ating kwento sa araw na ito na pinagbibidahan ng magkakapatid na Michael, Sheila at John. COVID-19, ito na ang katapusan mo! Dahil sa inyo, marami ang nagkasakit at nawalan ng buhay. Dahil sa inyo, matagal kaming hindi nakalabas ng bahay. Dahil sa inyo, marami ang nawala ng hanap buhay at hirap sa pagpunan ng mga pangangailangan na araw-araw. Makalaya rin kami mga tao sa inyo, COVID-19. Ito na ang inyong katapusan. Yay! Natalo natin ang SARS-CoV. Natalo natin ang virus. Salamat sa inyong magkakapatid sa gawa nyo. Salamat sa wakas maaari na tayo. Sa wakas maaari na nating magawa ang gusto natin. Salamat sa inyong magkakapatid. Napakalaking bagay ito para sa bawat isa sa atin. Tunay na kaysaya na nga talaga ng biglang. Michael, bumangon ka na. Tanghali na. Huh? Sayang, panaginip lang pala. Bumaba ka na at kumain ng umagahan. May klase ka pa. Opo, nanay. Susunod na po ako. Magandang umaga, Sheila at John. Tinanghali ako ng gising. Ang ganda kasi ng panaginip ko. Mamaya ka na, kuya, magkwento. Gutom na kasi ako. O siya, manalangin muna tayo bago kumain. Ama, salamat po sa panibagong lakas na ibinigay niyo sa aming magkakapatid ngayong umaga. Nawa po ay patuloy itong maging dahilan upang manatili kaming malusog lalo't higit sa panahon na ito ng pandemya. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Kain tayo! At habang kumakain ay masayang ang ikwento ni Michael sa dalawang kapatid ang nangyari sa kanyang panaginip. Matapos ang kanilang umagahan. O siya, ako na ang maghuhugas ng mga pinggan. Itapon niyo na lamang ang mga kalat sa basurahan. Saan ko ba kaya dapat ilagay ang mga bagay na ito? Teka, John, nahihirapan ka ba kung saan dapat ilagay ang mga basurang iyan? Medyo nalilito lang ako, kuya. Alam ko dapat paghiwa-hiwalayin ang mga ito eh. Oo, ang tawag doon ay segregasyon. Ang proseso ng paghihiwalay ng uri ng mga patapong bagay. Maari natin igrupo ang mga bagay na ito sa ganitong paraan. Una, mga nabubulok na mga basura. Ang halimbawa ng mga nabubulok na mga bagay ay balat ng saging, balat ng mga prutas, tinik ng isda, at mga tirang pagkain. Kung maaari ang mga bagay na ito ay itapon sa tinatawag na compost bin. Ang mga ito ay magsisilbi rin pataba sa lupa. Pangalawa, ay ang mga bagay na di nabubulok. Una nating igrupo ang mga bagay tulad ng mga plastic bottle, mga lata, at mga patapong mga papel at karton. Alam nyo ba na maaari rin ipagbili sa junk shop ang mga bagay na ito? Natulungan mo na ang kalikasan, magkapera ka ba sa basura? Isunod natin ang mga babasaging mga bagay. Ang mga bote ng ketchup, toyo, suka, at mantika ay maaari ding ipagbili. Subalit, kung ang mga bagay na ito ay basag na, kailangang maingat itong itapos at ipakulat na sa tarak ng basura. May mga bagay naman na maaari ding i-recycle o gamitin muli sa ibang kapaki-pakinabang na paraan. Tulad ng mga pinagliit ang mga kasuotan, bukod sa maaari itong ipamigay kung maayos pa, maaari din naman kumita mula rito sa pamamagitan ng paggawa ng mga basahan at pot holder.
Salamat, Kuya. Ngayon naliwanagan na ako. At naalala ko na ang mga itinuro sa akin ni teacher. Okay ba, John? Okay na okay, Kuya. O siya, pumasok na tayo at magsisimula na ang online class namin. Dahil hindi posible ang face-to-face classes ngayong taon, si Michael ay naka-enroll sa isang online class. Naunawaan niyo ba ang kahalagahan ng pagpapanatiling malinis sa panahon ngayon? Di lamang sa ating mga sariling pangangatawan, kundi ganun din sa ating kapaligiran? Opo, teacher! Tandaan, tayong mga tao ay may malaking bahagi upang mapuksa ang virus na kumakalat ngayon. Kung hindi natin susundin ang mga tagubilin ng mga kinauukulan, magiging instrumento tayo upang lalong kumalat ang sakit. Ang pag-iingat at pagsunod ay tulong hindi lamang sa ating mga sarili, kundi sa buong pamayanan. Laging isapamuhay ang pagiging responsable at disiplinadong mamamayan. Maaasahan ko ba yon? Opo, teacher! Paalam mga bata! Opo, teacher! Matapos gawin ni Michael ang kanyang mga takdang aralin. Sa wakas, tapos na ang klase ko ngayong araw. Nasaan na kaya sila Sheila at John? Yayakabin ko silang maligo sa ilog sa aming likod bahay. Tamang-tama, mainit ang panahon. Sheila, John? Sheila, John? Nasaan na kaya sila? Alam ko na. Tama nga si Michael sa kanyang iniisip. Ang kanyang dalawang kapatid ay kasama ng kanilang ina sa paghahalaman sa kanilang likod bahay. Tama ako! Narito na naman tayo! Ang plantito at plantita ko mga kapatid! Oh Michael, oo kanina pa nila akong tinutulungan. Malay natin, mabenta agad ang kanilang mga halaman. Excited na akong makabenta, nanay. Ano namang bibilhin mo? Alam mo, kuya, hindi lang tayo nakakatulong kay nanay sa pakikiuso sa mga plantito at plantita ngayon. Laki din ang naiitulong natin sa kapaligiran. Hindi mo ba napanood sa balita? Malaki raw ang role ng mga puno at halaman sa pagkakaroon ng malinis na hangin. Oo na, sige na. Salamat sa kaalaman. Yaan niyo bukas, sasali ako sa inyong pagtatanim. Pero sa ngayon, pwede po ba kami nanay maligo sandali sa ilog? Please! Sila ang tanungin mo, sasama ba kayo sa kuya niyo? Opo, nanay, gusto po namin. Sasama na din ako sa inyo upang mabantayan ko kayo. Masayang-masaya ang magkakapatid sa paliligo sa ilog ng... Halina kayo! Ang saya! Ang lamig! Teka, kuya. Wala ka pa napapansin? Ha? Ano yun? Tumingin ka sa paligid, kuya. Ang daming nakakalat na gamit na mga face mask. Delikado po ba yung mga ganon, nanay? Hindi lang sa ating mga tao delikado at masama ang mga ganitong uri ng mga basura. Ganun din sa iba pang mga bagay na may buhay, tulad ng mga hayop at halaman. Kung patuloy na ganito ang mangyayari, maaaring magdulot ito ng pagkamatay ng mga hayop na nakatira dito sa ilog at paligid nito. Maaari din itong magdulot ng pagkabara ng ilog. Hindi po pwede mangyari yun. Mawawalan kami ng mapagdilibangan. Ano ang pwede nating gawin?
Dapat magsimula sa atin ang pagiging responsable at disiplinado. Natutunan ko yan kay teacher kanina. Huwag nating tularan ang mga taong nagtatapon kung saan-saan ng mga gamit na face mask. Linisin natin ang ilog! Kaya naman ang magkakapatid ay tulong-tulong na naglinis ng ilog at paligid nito sa kanilang likod bahay. Kinagabihan. Magandang gabi po. May hiling ang ilang mga diver para sa kapakanan ng karagatan. Dumagdag na rin kasi sa mga karaniwang basura na nakikita sa ilalim ng dagat ang mga bagay na ginagamit nating pamprotekta ngayong panahon ng pandemya. Ang mga gamit na face mask at face shield. Ang mga nabanggit na underwater COVID trash ay nagdudulot ng masamang epekto sa iba't ibang bagay na may buhay sa ilalim ng dagat. Kaugnay nito, naglunsad ang iba't ibang grupo ng mga diver at bantay karagatan na maglunsad ng clean-up drive upang mabawasan ang mga kalat na nabanggit sa ilalim ng tubig. Noon pa man ay nanawagan ng Department of Health at Department of Environment and Natural Resources na i-segregate ang mga ganitong uri basura dahil sa mga nakaambang perwisyo nito sa ating kalusugan at kalikasan. Tatay, hindi lang pala sa ilog nagiging problema ang pagtatapon ng mga gamit na face mask. Kahit pala sa ilalim ng dagat, nakakarating din ang mga ganitong basura. Oo, malaking problema yan kapag patuloy na naging ganyan ang pag-uugali nating mga tao. Ano pa po ba ang pwede nating gawin bukod sa maglinis ng ilog? Alam ko na! Maaari po ba kaming gumawa ng mga babala at karatula na nagsasabing iwasan ang pagtatapon ng mga face mask at face shield kung saan-saan? Magandang ideya yan, kuya. Tutulong ako. Tutulong din po ako. Simulan natin. O sige, at kapag natapos kayo, dadalhin namin ang inyong ama kay Kapitan upang maipaskil din sa ilang bahagi ng ating barangay. Sinimula ng mga magkakapatid ang paggawa ng mga babala para maiwasan ang maling pagtatapo ng mga gamit na face shield at face mask at ganun di ay mapanatili ang kalinisan sa pamayanan. Hindi lamang sa kanilang likod bahay nila ito ginawa kundi nagpadala din sila sa barangay upang mailagay sa iba't ibang bahagi ng kanilang pamayanan. Sa isang video call ay pinasalamatan sila ng kanilang kapitan. Michael, Sheila at John, maraming salamat sa inyong ginawang tulong. Malaking bagay ito upang mapaalalahanan ang ating mga kabarangay sa tamang paraan ng pagtatapon ng kanilang mga basura. Walang anuman po, kapitan. Ito po ay tungkulin namin bilang mga responsableng mamamayan. Hanggat may magagawa po kaming tulong, kahit sa aming munting paraan, ay amin pong gagawin. Dahil alam po namin, hindi lang po ito para sa amin, kundi para sa ating lahat at maging sa ating kapaligiran. Paraan din po ito upang maipakita natin na sa ating simpleng kayang gawin ay makatutulong tayo upang hindi kumalat ang COVID-19. Nawa ay marami pang mga bata ang maging katulad ninyong magkakapatid na may malaking pagpapahalaga sa kapaligiran at kalikasan. Hanggang sa muli, paalam sa inyo. Paalam po, Kapitan. Sa mga nakaraang pangyayari, nakita ni Michael ang kahalagahan ng pakikiisa sa mga gawaing makatutulong hindi lang para sa kanyang sarili kundi maging para sa kanyang kapwa at kapaligiran sa pagharap sa panahong ito ng pandemya. Maaaring hindi agad-agad mapupuksa ang virus ngunit alam niya na darating ang araw kung ang bawat isa ay magtutulong-tulong, matututong makinig at magkaroon ng malasakit, matatalo rin ang COVID-19.